Malaking bahagi na ng ating buhay ang internet. Bukod sa social media, gaming, videos, importante rin ito para sa ating pag-aaral. Lalo na ngayon that we're living in the new normal. Maraming magandang dulot ang internet. Pero kaakibat nito ay mga posibleng panganib. Through DTP's e-modules, matututunan natin ang wasto at responsableng paggamit ng internet, cyber safety, online behavior at iba pang mga kaalaman para masiguro that you're safe and protected in the digital world. Mabait yun ah! Grabe! Swerte naman ito! Talaga ba? Seryoso, aso ma... Naku, gusto ko ituro sa aso ko to. Paano nila nagawa yun? Kapag nakakakita kayo ng kahinahinalang balita sa inyong feed, anong ginagawa nyo? Do you immediately share or do you think twice and check? Sa panahon ngayon, the internet is one of, if not our major source of news. Minsan, basta-basta na lang ibinabahagi ang mga nababasa without checking kung ang mga impormasyon na nilalaman nito ay tama. Kaya naman lumalaganap ang fake news. Ano nga ba ang fake news? At bakit ito mapanganib? Ang fake news ay mga inimbento o gawa-gawang istorya na pinagmumukhang totoong balita para madali itong kumalat sa maraming tao online. Layunin ito na mapaniwala ang mga tao and get them to share the fake news to even more people. Mayroong dalawang klase ng fake news, ang misinformation at disinformation. Ang misinformation ay information na hindi totoo pero ginawa without the intention to cause harm. Ang disinformation ay hindi rin totoong information pero sadyang ginawa to harm a person, social group, organization, or country. Alamin naman natin how to spot fake news. First, check the source. Click away from the story and investigate if the site is legitimate. I-check ang About Us section na dapat ay naglalaman ng kompletong impormasyon ng source. Fake news can have exaggerated or shocking headlines to get people to share them right away. Huwag kayong naniniwala agad. Always go beyond the headline and read the full story. Do a quick search on the author. Credible ba siya? Totoong tao ba siya? Next, check the sources of the story. Suriin kung ang impormasyon from these sources actually support the story. Also check the date when the news was published. Reposted old news is meant to mislead or create confusion to current events. Search the internet for more articles on the same story. Do other known and credible sites carry the same topic? Sharing fake news can harm the people in the story and the credibility of the person sharing it. Siguraduhin maging mapanuri sa lahat ng nababasa, lalo na bago ito i-share sa iba. Kung may mababasa o makikita kayong fake news, agad na i-report ito as false news. The best way to protect yourself against fake news is to always be critical of everything you read online. Always check, always verify. Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTP e-modules. Let's create a safer online environment together! Bye!